Ngayong sumisikip ang Metro Manila sa mga naglalakihan at nagtataasang buildings, malls at condo units, maganda bang investment ang lupa? Laging tandaan na dapat makamatch ang financial goals mo sa iyong investment vehicles. Ang investment na maganda para sa iyo ay maaaring hindi maganda sa iba. Ito ay dahil magkakaiba ang ating mga financial goals. Sa pagbili ng lupa, magandang alam din kung ano ang gamit nito. Karaniwang bumibili ang mga tao ng lupa upang magpatayo ng bahay. Kung balak mong patayuan ito ng bahay na titirhan, siguraduhin mas mura ang gagastusin sa bahay at lupa kumpara sa binabayarang renta. Ang productive life ng bahay ay karaniwang nasa 20 years. Halimbawa, nagpapatayo tayo ng bahay at lupa worth 2 million pesos. Ang monthly depreciation nito ay 8,333 pesos. Kung ang binabayaran mong renta ng bahay ngayon ay 10,000 pesos, good investment ang pagbili ng lupa na papatayuan ng bahay. Makakamenos kasi in the long run. Pero kung ang binabayaran mo ngayon sa renta ay 5,000 pesos, hindi ito suli. Ang asset ay mga bagay na nasa iyo o hawak mo, samantalang liability naman ay mga utang mo. Ang bahay na hinuhulugan mo ay iyon na, kaya ito ay maililista na sa iyong asset. Pero dahil hindi mo pa ito nababayaran ng buo, ito rin ay liability. Gamitin natin ang halimbawa ng bahay na nabili mo na nagkakahalaga ng 5 million pesos at nakahulog ka na ng down payment na 500,000 pesos. May asset ka na house and lot worth 5 million pesos at may liability ka naman na home loan worth 4.5 million pesos. Ang ibig sabihin lang nito ay ang bahay na meron ka ngayon, may bahagi nitong pagmamay-ari mo at may bahaging utang mo pa. Magiging iyo lang ito ng buo kapag nabayaran mo ng lahat ang pagkakautang sa bahay. Kung ang pera naman ay inilagay mo sa lupa para pwede mo itong maibenta sa mas malaking halaga in the future para sa retirement fund mo, and let's say may at least 10 years ka pa bago mag-retire, ang lupa ay magandang investment. May match kasi sa investment horizon mo at characteristic ng lupa as an investment. Totoo na tumataas ang value ng lupa hanggang tumatagal, pero hindi ito madaling maibenta. Bukod sa pagiging investment nito, ang lupa ay pwede ding savings. Ang tawag dito ay savings in kind. May tatlong klaseng savings: cash, institutional savings, at savings in kind. Ang cash savings ay pera na hawak natin. Kasama na dito ang mga perang nakalagay sa pitaka mo, sa alkansya, sa ilalim ng kama, at kung saan-saan pa. Ang institutional savings naman ay yung perang nakalagay sa institutions katulad ng banko, kooperatiba, at microfinance NGOs at savings and loans associations. Ang mga halimbawa naman ng savings in kind ay lupa, alahas, livestock, ginto at iba pang bagay na maaaring ibenta para maging pera. Security, liquidity and returns. Ito ang tatlong batayan ng magandang savings. Ang lupa ay secure at in general maganda rin ang returns. Ang challenge dito ay ang kanyang liquidity dahil sabi ko nga, it takes time to sell land. Mahirap din itong hati-hatiin di tulad ng cash savings at institutional savings. Sa kabilang banda naman, pwede din maging hindi angkop sa investment ang lupa kung ang perang nilagay mo dito ay para may magamit ka in times of emergency. Hindi kasi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng emergency. Kapag tayo tinamaan at wala tayong mabunot na cold cash, mapipilitan tayong ibenta ang lupa sa mababang presyo. Babaratin tayo dahil rush ang sale. Ang tawag dito ay distress selling. In general, secured naman ang investment sa lupa dahil mahirap itong mawala. Maliban na lang kung ito ay malapit sa fault line, malapit sa dagat, o kaya ay landslide prone. Kaya kailangang siguraduhin i-check ang lokasyon ng bibilhing lupa. As I've said earlier, always remember that your investments should match your financial goals. Kaya mabuting piliin ng tama kung lupa ba ang best na savings option para sa'yo. Tama, Porky?